Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. Sa pagpasensya niyo lang po ako kasi sobrang sakit lang po ng lalamunan ko. So, hindi ko alam kung matatapos ko po yung devotion na to. So, unang-una po, salamat po sa sponsor natin, si Sir Edwin. Salamat po. At ginagamit kayo ng Panginoon para maging katuwang dito sa ating daily devotion. At yung reading po natin ay matatagpuan po sa Genesis chapter 3. Sabi po rito, ito po yung nagkasala sila Eva at Adan. At right after nilang magrebelde sa Diyos, gumawa po ang Diyos ng pangako. Itong pangako po na ito, ito po yung tinatawag na First Gospel, Protevangelium. Ibig sabihin po ay unang ebanghelyo, unang good news. The bad news happened in Genesis chapter 3. But in the same chapter, hindi na nagpatumpik-tumpik yung Diyos, hindi na nagpa-delay-delay pa. On the same chapter, God promised a redemption for them. Nangako ang Diyos ng pagtutubos sa kanila. So ito po yung tinatawag nating First Gospel. So kinausap ng Diyos si Satanas, binantaan ng Diyos si Satanas, banta ito eh. Sinabi niya, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. So this is a prophecy of the coming Messiah. At itong seed po na ito, ito po ay tumutukoy sa lahi ni Eva. At mula sa lahi ni Eva, ay merong ipapanganak yung seed of the woman. At yan yung tinatawag nating Messiah, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita niyo po rito, sabi po rito, between your seed and her seed, and then nagkaroon ng pronoun na he. Sabi rito, he shall bruise your head. So hindi lamang po lahi ni Eva yung tinutukoy dito. O lahi ng mga Israelita, o lahi ng mga nanggaling kay Eva. Kundi ito po ay tumutukoy ultimately sa Panginoong Hesukristo nung sinabi ng Panginoong Diyos kay Satanas, he, merong isang tao, yung he na yan, yan po yung Messiah, siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. And this is a promise of redemption kasi po right after ng pagkakasala ni Eva at Adan, ang naghahari na po sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao ay si Satanas. Kaya po, kailangan durugin yung liderato, yung pinaka-leader ng kaaway, durugin. At nangyari po ito nung dumating ang Panginoong Hesukristo, yung first coming. So, kung lalaliman nyo po yung pag-aaral nito, pwede nyo pong tingnan sa LXX. Yung LXX po na yan, yan po yung Greek translation of the Hebrew Bible. Kasi there was a time, yung mga Israelita sinakop ng mga Grego, no, ni Alexander the Great. Tapos nakalimutan na nila yung sarili nilang lingwahe. Nagsimula silang magsalita ng Greek tsaka Aramaic. Nung nakalimutan na nila yon, yung mga nasa templo, yung LXX, yung 70 scholars, i-translate nila yung Old Testament nila sa Greek. So ito yung kinalabasan, itong LXX na ito. Interesting lang sa akin, no, yung salitang spermatos. Kasi usually, pag sinabing spermatos, normally pang ano lang yun eh. Pang lalaki lang yung sperm. Pero dito, yung term na ginamit, though malawak yung definition ng spermatos, pero usually kasi sa pagkakaunawa natin, pag sperm, lalaki lang. Pero ito, spermatos of the woman. So dito mas lumiliwanag na there will be a time na merong isang virgin na manganganak at yung ipapanganak niya yung Messiah. Anyway, gusto ko lang mag-focus tayo, no, sa ano, sa Protoevangelium, yung First Gospel or Protoevangelium. Now, ito pong seed of the woman na ito, pre-namist po ito kay Eva. Dala-dala po iyan ng lahi ni Hesukristo. So, nung panahon ni Abraham, sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, sa'yo dadaan yan. Yung Messiah na yan sa lahi mo. Kaya tinawag rin siyang seed of Abraham. And then lumipas yung mahabang panahon, pinangakuan ng Diyos si David. At sabi ng Diyos kay David, sa'yo dadaan yung lahi ng Messiah.
Kaya tinatawag yung Messiah na Seed of David. Okay? Isang halimbawa po niyan yung sa New Testament, napakadaming Seed of David at Seed of Abraham. Isang halimbawa yung Galatians chapter 3 verse 16. Sabi po rito, "Ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi." Hindi sinasabi at sa mga binhi, hindi daw plural. So ininterpret ni Apostle Paul na yung binhi hindi yan plural kundi singular. At sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa. So yung seed of Abraham, patungkol to sa isang tao. At sa iyong binhi na singular, ang interpretation niya si Kristo. So yung mga New Testament writers po, pag sinabing seed of Abraham, seed of the woman, seed of David, ang tinutukoy lang talaga nila si Kristo, ating Panginoong Jesus. Siya yung ipapanganak. Siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. Siya yung magpapala sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At siya yung maghahari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Great Commission. So, ito po yung teaching natin ngayong umaga. The prophecy about the birth of Jesus is the first gospel. Yan po yung Genesis 3:15. Prinafisay ng Panginoon ay papanganak ang Messiah sa pamamagitan ng isang berhen. At yung Messiah na yan, siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. Okay, that is the first gospel. At this promise was given right after the fall. Same chapter, nakatawa po no? Sa Bible natin. Nagkasala sila Eva at Adan, Genesis chapter 3. Pero hindi pinakawala ng Diyos yung chapter na yon. In the same chapter, there's a promise. Yung promise na yon, ipapanganak yung solusyon sa problema ng sangkatauhan. At yung solusyon na yon ng ating Panginoong Jesucristo na dudurog sa ulo ni Satanas. At pag nadurog yung ulo ni Satanas, si Jesucristo yung maghahari. No? Kaya si Jesus Christ ngayon, naghahari na. Mayroon lang tayong dalawang option kay Jesus. Whether you would submit under His Lordship or you would reject Him at your own peril. Kapag tinanggap mo siya, nagpasailalim ka sa kanyang pagkapanginoon, what you will experience is the blessing of the Messiah. Pag hindi mo naman siya tinanggap at nireject mo siya, what you would experience is the curse, sumpa. Yung sumpa ng Genesis chapter 3 mananatili sa atin. Kaya nga po sinasabi sa John chapter 3, kung sino yung nakay Kristo, wala na yung sumpa sa kanya, wala na yung condemnation. Pag ikaw ay nakay Kristo, yung puot ng Diyos na nanatili sa'yo. Kaya si Jesus Christ lang talaga yung solusyon sa problema ng sangkatauhan. Now, number 3, there is a sure but a long process of redemption. Kasi nung binigay itong Genesis chapter 3 verse 15, hundreds of years, thousands of years, pa yung lilipas bago ipanganak yung Messiah. Now, yung tagal na yon, it doesn't mean nakalimutan ng Diyos yung pangako niya. There is a sure po, pag nangako ang Diyos, mangyayari talaga yan. But, sometimes it takes a long process. So, ito, promise pa lang ito, pero nung tinipad ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos, pinanganak ang Panginoong Jesucristo, libo-libong taon yung lumipas. At yung process of redemption po na yan, yung proseso ng pagtutubos sa buong creation, matagal po na proseso yan. At kasama po tayo sa tinutubos. Kaya po yung buhay Kristiyano po natin, hindi po yan one snap, nagbago ka na, no? Naging ano ka na, naging banal ka na, no? Tumino ka na. Kaya tayo mga Kristiyano, yung proseso ng ating pagbabago, hindi yan one snap. No? It's a process. Kaya po, nagkakaroon tayo ng pagsasanay, nagkakaroon tayo ng discipleship, nagpapasailalim tayo sa Panginoon ng Panginoong Jesucristo, and every time merong aspeto ng buhay natin na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos, ipinapasakop natin sa Kanya. So, magandang tanong din natin ngayong umaga, no? Is there an aspect of your life that is not glorifying to God? Meron bang aspeto ng buhay natin na hindi pa nakakasama sa proseso ng redemption? No? Kailangan mo na isama at magkaroon ng pagsasaayos sa ating buhay. Now, application po natin sa mga katotohanan ito. Let's thank the Lord for His promises.
Yung buong Old Testament po, it's a promise. It's a promise that the Messiah will come. At ipagpasalamat po natin kasi ang mga Diyos marunong mangako at marunong tumupad sa kanyang pangako. Marami po mga pangako sa Biblia. Isa na nga po yan, yung Genesis chapter 3:15 na dapat panghawakan ng mga tao during that time. At sa panahon natin ngayon, dumating na si Kristo, no? Tinupad na ng Diyos yung kanyang pangako. So, let's thank the Lord for His promises. At marami po mga pangako sa Biblia na pwede nating panghawakan na makatulong po sa ating buhay pananampalataya. Number two, let's learn to wait on God. Kailangan matutunan po nating mag-antay sa Panginoon. Kasi po yung Diyos natin merong sariling timing. Yung Diyos natin merong sariling time frame. So tinutupad ng Diyos yung kanyang mga pangako according to His timeline. Kaya ipagpasalamat natin sa Panginoon, no? Kasi yung Diyos may sarili siyang timeline, may sarili siyang wisdom, may sarili siyang kaalaman, nalalaman niya lahat ng bagay. Eh, kung yan po ay nakadepende po sa atin, eh malamang ikinapahamak na natin, no? Kung ang timeline ay nakadepende sa atin. So let's learn to wait on God. Kung meron ka mga pangako sa Biblia, of course you need to be careful sa pag-claim ng mga promises sa Bible. But if there are promises in the Bible na tinitingnan mo, na kiniklaim mo para sa iyong sarili, you have to learn to wait on God. Kailangan matutunan natin na mag-antay sa Panginoon. Kasi yung Diyos natin, hindi yan dumedepende sa mga tao. Yung Diyos natin, He has His own timeline. Number three, let's trust God for what He says He will do. No, let's trust God. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita kasi kung ano yung sasabihin ng Panginoon, tinutupad niya. Sabi nga ng Diyos, sabi nga dito sa number 23:19. Sabi dito, God is not human that He should lie. Hindi siya kagaya ng tao na nagsisinungaling. Not a human being that He should change His mind. Hindi siya kagaya ng tao na nagbabago yung isip. Ang Diyos, pag nangako siya, yun na yun, hindi nagbabago yung isip ng Diyos. Does He speak and then not act? Nagsasalita ba yung Diyos tapos hindi naman umaakto according to sa kanyang sinabi? Does He promise and not fulfill? Nangangako ba yung Diyos na at hindi niya tinutupad? That's a rhetorical question. Basically, sinasabi rito sa mga talatang ito, ang Diyos pag nangako, hindi siya kagaya ng tao na napapako. Ang Diyos pag nangako, tinutupad niya. So let's trust God for what He says He will do. Kapag lumabas yan sa bibig ng Diyos, nagiging batas yan na kailangang mangyari. And number four, let's learn to persevere. Sa ating buhay pananampalataya, kailangan matutunan natin na yung perseverance. Yung kahit anong tindi ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nagpapatuloy tayo. Kahit anong tindi ng pinagdaanan ng people of God, nagpapatuloy sila because of the promise. No? So, ganun rin po sa atin. Sabi po rito sa Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere. Kailangan, kung i-apply po natin yan, no, sa atin individually, personally, kailangan po nating magpatuloy, maging matatag sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, magpatuloy sa buhay pananampalataya, magpatuloy sa pag-aantay sa Panginoon, magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit? So that when you have done the will of God, so kapag meron ka palang perseverance, ang nangyayari, you will do the will of God. Magpapatuloy ka sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. And when you do that, sabi rito, you will receive what He has promised. Ulitin ko po, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kapag tayo daw, tingnan nga natin sa Tagalog. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang inyong maganapan, upang inyong nagampanan, upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. Oh, napakaganda po, no? So, let's learn to persevere. So, ilan lang po ito sa mga application natin dito sa mga talatang ito. Of course, pwede pong dagdagan niya ng madami. Ilan lang po ito sa mga gusto kong ibahagi sa inyo. I hope nagbigay po ito ng encouragement sa atin sa buhay pananampalataya. And let's remember that the birth of Jesus Christ is the first gospel that was promised in Genesis chapter 3 verse 15.
So I hope this Christmas, ito po yung ma-meditate natin, no? Na ang Diyos tumutupad sa kanyang mga pangako. Para po sa discussion natin, what are the promises God what are the promises of God in the Bible that he wants you to claim? Ano yung mga pangako sa ng Diyos sa Biblia na matatagpuan sa Biblia na gusto na niya na i-claim mo para sa iyong sarili? Magandang discussion po yan. Para sa ating panalangin, Lord, I will wait and will put my trust in you. Ito po yung panalangin po natin right after this devotion. At para po sa comment section, what have you learned from our devotion today? Kung may natutunan po, ay let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yung lamang po, magkita-kita po tayo bukas, alas 5 ng umaga dito po sa ating 5 a.m. daily devotion. See you po.